Panginoon ay buhihin. Ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin. Ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng araw at mga bituin, anang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito ay magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki na ang pangalay Cis. Siya'y anak ni Abiel at apo ni Zeror na anak ni Bekorat at apo naman ni Afia. Meron siyang anak na ang pangalay Saul na nasa kanyang kabataan. Ito ang pinakamakisig at pinakamatangkad sa buong Israel. Minsan, nawala ang mga asno ni Cis, kaya inutosan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Hinalughog nila ang kaburulan ng Ephraim at ang lupain ng Salisa, ngunit wala silang nakita isaman. Nagtuloy sila sa Saalim, ngunit wala rin. Nagtuloy sila sa Benjamin, wala rin silang makita. Nang dumating si Saul, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Yan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahiran mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filistiyo.
Naaawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan. Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, saan po kaya makikita ang manghuhula? Sumagot si Samuel, ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Sa umaga ka na lumakad, pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binusan ang ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, binusan kita ng langis ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dinidig kanyang kahilingan. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalo mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahaba't walang pagkatapos. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng papagpala mong walang katapusan. Nagkagalak siya sa iyong patnubay. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Magsitayo po ang lahat. Kristo ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magbalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo. Nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya.
Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman yung mga katabi, pakisabi din good morning. Sabay-sabay po nating papurihan at pasalamatan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sa atin pong mga pagbasa, lalo na sa Ebanghelyo, may dalawa po akong gusto kong ipatingin sa inyo. Unang-una sa lahat, yung kilos ni Jesus. Kasama ang mga makasalanan, mga publikano, mga masasama sa mata ng lipunan. Hindi ho ba kapag tayo ay nagbibigay ng instruction sa ating mga anak kung minsan para sa mga magulang, sasabihin natin sa kanila, huwag na huwag kayong sasama sa mga makukulit, mga loko-loko, para hindi kayo maging loko-loko. Huwag kayong magpapa-impluensya sa mga masasamang mga bata. Yan. Isa sa mga palagi nating ipinapaalala bilang mga magulang. Pero kung titingnan po natin, si Jesus hindi naman umiiwas sa mga makasalanan, hindi umiiwas sa mga masasama, bagkus sinasamahan niya, pinupuntahan niya, hinahanap niya yung mga ganoong tao. Ano lang yung pinagkakaiba minsan, kung tayong sa ating mga tao, ang kadalasan, madali talaga tayong maimpluwensyahan, madali tayong mahawa. Pero ang imbitasyon sa atin, tularan natin yung ating Panginoong Jesus Nazareno. Hindi siya yung nagpapa-impluwensya. Bagkus, yung ating Panginoon, yung nag-iimpluwensya dun sa mga taong pinupuntahan niya. Yung mga taong ayaw ng lipunan, pinupuntahan niya para sa pamamagitan ng kanyang presensya ay magkaroon ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Ito po yung unang imbitasyon sa araw sa atin ngayon. Huwag nating takbuhan, huwag nating layuan yung mga kapatid nating nawawala, yung mga sa tingin natin ay masasama. Bagkus samahan natin sila, hindi para tayo yung maimpluwensyahan, bagkus para tayo yung mag-impluwensya sa kanila kung paano magbabalik loob sa ating Panginoon. Maging mabuting impluwensya tayo sa mundong ito. Alam po natin, maraming mga tao, maraming mga nagiging pagsubok sa mundong ito dahil sa pagkakamali ng maraming tao. Nawa, tayong mga nakikinig, tayong mga alagad ng Diyos, tayong mga patuloy na nagsusumikap na sumunod sa ating Panginoon, tayo yung magpunla ng kabutihan sa buhay ng bawat isa. Ito po yung isang misyon na napakahalaga para sa ating lahat. Yung ikalawa ko pong gustong ipakita sa inyo ay yung buhay ni Levi. Si Levi po ay kalaunan tatawaging Mateo, isang tax collector. Sa mata ng lipunan ng panahon ni Jesus, ang tax collector ay talagang makasalanan. Bakit? Kasi sila ay kumukuha ng mga pera na sumusobra. Sobra sila maningil para mayroon silang maibubulsa. Mga tax collector, mandaraya, masasama sa paningin ng lipunan. Pero nung dumating si Jesus sa buhay ni Levi, anong ginawa ni Levi? Nakita niya si Jesus, narinig niya si Jesus, sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. Anong tugon ni Levi? Tumindig at agarang
sumunod kay Jesus. Mula sa kanyang inuupuan, siya ay tumindig at sumunod sa ating Panginoon. Ano pong imbitasyon sa atin? Ang isang imbitasyon sa atin sa tagpong iyon, tingnan po natin kung ano yung kinauupuan natin. Si Levi, ang kinauupuan niya ay buhay kasalanan, buhay pandaraya, buhay panlalamang sa kapwa. Ano po yung kinauupuan natin na buhay kasalanan sa ngayon? Ano po yung kinakaupuan natin na mali sa buhay natin ngayon? Ngayon po, tinatawag tayo ni Jesus, sumunod kayo sa akin. Nawa, mula sa ating mga pinanggagalingan, mula sa ating mga kinauupuan na masama, tayo ay magkaroon ng lakas ng loob na tumayo at sumunod kung saan tayo pinapapunta ng ating Panginoon. Tumindig po tayo, magkaroon ng lakas ng loob na iwanan yung mga hindi maganda sa ating mga buhay. Upang katulad ni Levi, mula sa buhay kasalanan, tayo ay mapunta sa buhay ng magandang kinabukasan. At si Levi, hindi lamang naiwan sa pagsunod. Si Levi ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuting balita. Siya po ay makikilala natin dahil siya ay isa sa mga nagsulat ng mabuting balita ng Panginoon. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Kaya mga kapatid, kung titingnan po natin ang buhay natin, kung nakikita natin na yung buhay natin ay nasasadlak sa kasalanan, hindi pa huli ang lahat at hindi pa tapos yung ating Panginoon sa ating mga buhay. Dahil araw-araw dumadating yung Panginoon, araw-araw tinatawag tayo na tumindig at sumunod sa Kanya at maglingkod sa Kanyang bayan. Mga kapatid, magkaroon nawa tayo ng lakas ng loob, katulad ni Levi. Para katulad ni Levi, yung ating mga buhay magpahayag ng mabuting balita. Ano po yung napakamagandang balita na ipinapahayag ng pagmamahal ng Diyos at buhay ni Levi? Patuloy nakikilos yung Diyos hanggang tayo ay magkaroon ng lakas ng loob na makapagbago at makasunod sa Kanya. Hindi niya susukuan yung bawat isa sa atin. Patuloy siyang darating sa Kanyang salita, sa mabuting balita. Patuloy siyang darating sa misa, sa Eucharistia. Patuloy siyang dadating sa iba't ibang paraan, lalo na sa mga sakramento, para gisingin tayo at pabangunin mula sa ating mga masamang kinauupuan. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, dalawang characters po yung ating patuloy na tingnan. Yung ating poong Jesus Nazareno, hindi umiiwas sa masasama, bagkus lumalapit, pumupunta upang magdala ng mabuting impluwensya. Maging mabuting impluwensya tayo sa mundong ito. At yung ikalawa, si Levi, mula sa kinauupuan, tumindig at sumunod sa ating Panginoon. At pagkatapos sumunod sa Panginoon, naglingkod, nagdala ng mabuting balita sa mundo. Tayo rin po magdala ng mabuting balita kung saan man tayo pinapadala ng ating Panginoon, upang ang bawat buhay ng bawat isa ay maimpluwensyahan ng kabutihan at madala sa kagandahan at kaligtasan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at sila ay iligtas. Sa bawat panalangin ating sasabihin, banal na manggagamot, hipuin mo kami. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang ating simbahan naway makita bilang mapagpagaling na tahanan ng mga mahihina at mga makasalanan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami.
ang mga nasa pampublikong tungkulin. Naway isa katuparan ng malinis at tapat ang kanilang mga gawain. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos, naway ibuhos ang kanilang buhay sa Diyos at sa simbahan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan natin lahat ng may habag at pangunawa. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang mga pag-iisip ng mga tinawag mo upang gumawa ng mahalagang pagpapasya sa kanilang buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, magpakailanman. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapasaamin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakahihirapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya ka isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa ami maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sada para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Alam.
kapag kita'y natakuan. Pauwi sa balik at ko'y ipapasan. Ang akong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa aking alang-alang sa iyong kaligtasan. Huwag na sanang lumayo sa aking pasulan. Ako ang iyong pastol na nagmamahal sa'yo. Mahina mang aking handog na batisan, ang buhay ko'y kaloob alang-alang sa'yo, alang-alang sa'yo.
Announcement, inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng finance office ay mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. 8 p.m. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang, ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paanyaya sa atin ay tumindig mula sa kinauupuan nating buhay kasalanan at magsimulang sundan at paglingkuran yung ating Panginoon. Sundan at paglingkuran yung ating Panginoon at magdala ng mabuting impluensya saan man tayo pinapadala ng ating Panginoon upang ang buhay natin ay maging tagapagdala ng mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minuluwalhati pa namin.
Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati pa namin.